I know your responsibility is to teach, no? But take note that it is also your responsibility to take good care of your students, no? Yo, what is up, Repage? Nga pala ang vlogger na hindi kilala at lalong-lalo na ang vlogger na walang kakwenta-kwenta. So anyway, mga kaibigan, ang title ng video na to is wala nang paligoy-ligoy pa kundi nasaan ang compassion. What? So anyway, mga kaibigan, before we start this video, konting disclaimer lang, no? Hindi ko to ginawang video para siraan yung mga schools or kung sino mang mga schools na dapat matamaan dyan, okay? So hindi ko ginawa yun para siraan kayo, kundi para lang ipahatid sa inyo ang mensahe na gusto naming iparating sa inyo. Since hindi na nadadala to sa mga Twitter post sa Facebook at kung ano-ano pang letter, no? So baka through this video is ma-explain ko naman ang maayos sa inyo kung ano ba yung totoong nangyayari sa mga estudyante nyo at kung anong nangyayari talaga sa totoong mundo. So konting sampal lang tayo ng realidad dito, okay? So hindi ko kayo sinisiraan, kundi isasampal ko lang sa inyo ang realidad ng buhay. So anyway, mga kaibigan, a little bit of background lang. This past few weeks, mga kaibigan, is tinamaan yung Pilipinas ng iba't ibang bagyo, no? So apat na magkakasunod ata na bagyo yon: Quinta, Rolly, Tonyo, at yung huli is si Ulysses. So sana huli na si Ulysses, no? So sana wala nang sumunod pang bagyo na sumalanta sa atin. And isa doon sa mga madalas na natamaan is yung Bicol region, no? Yung Bicol region talaga yung nagugulpi lagi ng mga bagyo. And isa sa mga lumitaw, no? Isa sa mga maraming problema na lumitaw is yung online class, okay? So bakit online class? Ngayon, may mga nag-aaral sa mga university sa Manila na umuwi muna sa probinsya since online class naman. So nag-online class kami. Kasama ako doon. Nag-online class kami dito sa probinsya while yung school namin is nasa Manila. So ngayon, ang naging problema dun is paano kami, no? Paano kaming mga nandito sa probinsya na naapektuhan ng bagyo? Paano kami mag-online class knowing na hindi naman naapektuhan yung Manila and kami apektado? So yun yung tanong namin dun. Paano kami? Anong gagawin nyo sa amin? Ano ang plano nyo sa aming mga universities? Lalong-lalo na wala kaming signal, wala kaming kuryente, at wala kaming internet. So sobrang hirap. Yung iba pa nga, nawasakan pa nga ng bahay, namatayan, at kung ano-ano pang mga sakuna ang naganap sa buhay nila. I would like to commend lahat ng mga student council, student government na nag-initiate ng mga letters, kasi yun yung mga ginawa nila, nag-letter sila sa academic affairs, yung mga ganun. And sa kasamaang palad, mga kaibigan, dininay yun ng karamihan ng mga schools sa Manila. So hindi ko nila lahat, pero din mga schools na nagbigay ng academic break, thank you for that. And karamihan din sa mga schools dyan is wala man lang ginawa, dininay pa yung request ng student government nila na bigyan man lang ng break yung mga estudyante nila para sa mga nasalanta ng bagyo. Okay? So ngayon, yun yung problema, di ba? You always preach about compassion. Maawa kayo sa iba. Maging mabuti kayo. And yet, hindi nyo napapractice yan sa sarili nyo, okay? Boom! Okay, so sa mga schools dyan, karamihan dyan is mga Catholic schools, okay? So mga Catholic schools, tama? Okay, ganito ang gawin nyo, maging mabuti sa kapwa, be compassionate, okay? Pero ngayon, hindi namin naramdaman yung compassion na sinasabi nun. Boom! Lagi nyong tinuturo sa amin na gawin namin is hindi nyo mismo mai-apply sa mga sarili nyong administration o sa mga sarili nyong pamamalakad sa school. Yun yung realidad, hindi nyo nai-apply kung ano yung mga itinuturo nyo sa mga estudyante nyo, okay? I know your responsibility is to teach, no? But take note that it is also your responsibility to take good care of your students, no? So kailangan pangalagaan at protektahan nyo rin yung mga estudyante nyo sa mga ganyang bagay. So hindi lang tayo puro learnings dyan, kundi kailangan din natin ng utak dyan para sa mga Catholic school dyan. Meron kayong mga tinuturo tungkol sa Bible, tama? So one of the stories na nabasa natin sa Bible is yung Good Shepherd or yung The Lost Sheep. A little bit of story dyan. Hindi ko nakabisado yung story, pero eto yung story niyan. Meron isang shepherd, meron siyang isang daan na tupa or sheep. One time, ang nangyari doon is nawala yung isa, okay? Out of 100, may nawalang isa. Since Good Shepherd siya, hinanap niya pa yung isa na yon, okay? Hindi niya pinabayaan yon kahit may 99 pa naman siya. Pero ang lesson kasi dun is kahit sinong individual, no, importante kay God, okay? So importante sa kanya tayong lahat. May mawalang isa, talaga nga hanap-hanapin niya. Bakit ko nabanggit yon? Kasi meron kasing isang school, okay? So hindi ko napapangalanan yung school na yan, na nag-release ng isang letter na dininay nga yung letter ng student government nila. And ito yung reply nila, okay? So babasahin natin yan. Please be informed that we have regular classes in
from November 3 to 7 and we cannot afford to have an academic break now. So, hindi raw nila afford, okay? So, we can't afford. Bakit? Baka para hindi masunod yung school calendar, okay? So, baka takot sila na hindi na masundan kung ano yung pinano nila sa school calendar. So, ewan ko, reasonable ba yun? Kayo nang humusga? This decision is based on our data that about 2.7% of our student and 8.9% of our faculty members live in the areas that were considerably damaged by Typhoon Rolly. Walang malinaw na sinabi na wala silang pakialam, pero kung titignan nyo base sa statement nila, yung decision nila na magpatuloy pa rin is base doon sa 2.7% na estudyante na yun at 8.9% na faculty. So anong ibig sabihin nun, ha? So ibig sabihin dahil 2.7% lang, which is kasama ako doon, okay, alamin nyo na lang kung anong school ko. 2.7% lang naman daw kasi kami, kaya nila napag-disyonan na. Okay, sige. Okay, continue tayo sa klase. 2.7% lang naman yung mga naapektuhan eh. So ngayon, bakit ko inirelate to dun sa the parable of the lost sheep or the parable of the good shepherd? Parang ang nangyari kasi is parang binaliwala nila yung 2.7%. Porque 2.7%, wala na silang pakialam. Ginawa lang nilang number kami. Ginawa lang nilang number yung students nila na affected. Doon sila nag-base, which is hindi siya reasonable, okay? Kasi kahit isang buhay nga lang is napakahalaga. What more pa kaya yung 2.7% nyo? Ngayon, hindi nyo na-apply yung tinuturo ng Bible. Catholic school pa man din kayo. Out of 100% nyo, may 2.7% na affected, which is dapat nag-show man lang kayo ng compassion, okay? Hindi nyo na-apply yung compassion na tinuturo nyo sa amin lagi, okay? Yung simpleng parable sa Bible is hindi nyo man lang na-apply sa panahon ng ganto. Okay? So, sampal sa mukha nyo yan, okay? Hindi naman para siraan kayo, pero but to tell you the truth, okay? Ngayon, okay naman sana eh. Pwede pa sana kayong bumawi dun sa statement nyo na yun eh. Na, okay, so hindi tayo mag-academic break, pero excuse namin yung mga apektado. Kaso wala eh. Walang naganap na excuse doon. Wala man lang na sinabi na i-excuse man lang yung mga taong yun kasi kawawa sila dahil nga wala silang signal, wala silang kuryente at wala silang internet, okay? So ngayon, sablay, okay? Sablay ang mga schools dyan. Hindi lang yung school ko yung tinutukoy ko dito kasi marami akong mga nakikita sa Twitter na mga estudyanteng nagreklamo nga dahil nga kawawa. Ngayon mga kaibigan, baka mayroong mga magsabi dyan na, uy, nakakapag-upload na tong vlogger na to, bakit ang daming sinasabi nito? Well, hindi lang naman ako ang tao dito sa Albay, okay? Hindi lang ako tao dito sa Bicol. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, hindi nagre-represent yun ng buo, okay? So kung makita nyo, okay naman ako. Well, okay ako ngayon kasi may kuryente na. Well, for the past 2 weeks, wala kaming kuryente, okay? So hindi man ako naapektuhan ng bagyo. Financially, physically, naapektuhan ako dun sa walang kuryente at walang internet. Okay, nakasurvive ako. Okay, hindi na damage yung bahay namin. Ngayon, anong magagawa nun sa online class kung wala ka naman kaming internet at wala kaming kuryente, okay? So, gets mo? Ganun yun, okay? Ito pa yung big issue na dumating. Ngayon, dumating si Typhoon Ulysses na nalasa na rin sa Manila. Hindi ko naman hinihiling na, kumbaga, tumama yun sa inyo. Pero kung hindi pa kasi tumama yung bagyo dyan sa Metro Manila, kung hindi pa kayo naging apektado, eh, no? Hindi kayo gagawa ng aksyon, hindi kayo magsususpend. Well, I appreciate your suspension kasi for us naman yun. Ngayon, kung hindi nangyari yung Ulysses, no, yung bagyo na yan, is hindi naman kayo magsususpend kasi hindi kayo apektado. Boom! Savage! Okay, so hindi ko naman ini-invalidate yung suffering nyo sa bagyo na yan. Well, ang sinasabi ko lang is yung kumbaga yung logic, no? Inintay nyo pa talaga na maapektuhan kayo para lang mag-suspend ng classes. Okay, so hindi nyo kasi alam kung gaano kahirap dito ang buhay sa Bicol. So well, hindi nyo makikita sa akin. Ayan, so... Ah, ganyan bang mahirap? Ayan, ganyan bang mahirap? Well, hindi naman kasi ako lang ang tao dito. I am also speaking on behalf of my, you know, kababayan there. Kaya nga ako ginagamit ko yung platform ko dito na meron akong internet ngayon at meron akong kuryente para maipaabot sa inyong mga schools or sa mga university yung mensahe na dapat makuha nyo. So, sana magbigay man lang kayo ng konting konsiderasyon sa mga estudyante nyo kasi nagmumukha na kayong walang pakialam, okay? Ngayon, sa totoo lang, hindi ko mag-gets, no? Hindi ko mag-gets kung bakit hindi nyo kami mapagbigyan sa request namin na yan na magkaroon ng break. Hindi ko mag-gets bakit hindi nyo maibigay yon. Mahirap ba? Mahal ba yung compassion na yan? Saan ba pwede mabili yan? Bakit ganon? Hindi ba kayo nanonood ng balita? Hindi ba kayo aware sa mga nangyayari sa kapaligiran nyo? So hindi nyo man lang ba nakaramdaman yung awa sa mga tao na yan sa 2.7% na yan
Okay, na ginawa nyo lang na numbers, okay? So, bakit ganun, okay? Bakit hindi nyo man lang mapagbigyan yan? Gets nyo, bumabagyo na online class pa rin yung iniisip nyo. I hope I am making sense here, no? So, sana naiintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko dito sa mga schools dyan. Huwag kayo magagalit sa akin. Kasi this is a reality check for you, okay? So, paano ba yan, mga paps? I hope naparating ko yung mga gusto ko iparating sa inyo. I'm out. Maintain nyo lang yung peace. Bye-bye.